Bumili rin ako ng Heritage Raspberry. Ang bago natin prutas is, yan yung praying mantis, guys. Oh, talaga masaganda naman yung batang yan. Mistisahin eh. Wala ating ganyan. Ayan. Ayan na. So yan, magiging talbos ng kamote natin, guys. Hello guys! Good morning! So ngayon, for lunch, may mga tirang spaghetti, yung tirang sauce. So, ininit ko lang at pinaghalo-halo. And tapos, umorder din tayo ng Chinese food. Kailan naman yun? Friday. So, I know, Wednesday. So, today is Friday na. So, almost 3 days ago na. So, hit-hit lang. Init-init. So, yan na yung ating spaghetti na tira. Sinama ko na yung sauce. Then, yung Chinese na leftover. Chinese food, ano to? Yung breaded chicken na may pineapple and vegetables, ganun. Parang sweet and sour yan. Ano lang siya, fried na chicken strips. Tapos, may egg and yung cornmeal. Nalagyan ko itong cornmeal. Fe-flavor ko yung cornmeal natin ng salt, pepper. Ano pa baga? And garlic powder. So, baka i-air fry ko siya. So, start na natin kasi sina daddy at yung mga bata is nasa park. Dinala ni daddy sa playground. Ayun pala. So, kailangan pagdating nila may pagkain kasi syempre mga gutom. And then, i-assemble na natin to and i-air fry natin. So, air fried, ano to? Chicken strips. Breaded chicken strips. And gluten-free ito kasi ang gamit ko is cornmeal instead of flour.
Hindi. Oh, ito yung Mizuna. May purple and green dyan. Tapos ito yung yellow beets and red beets. Okay, so good thing umulan. Hindi na ako magdidilig. Ayan. Ito, ano to, patatas. Yung from the dumpster. Eh, nagtanim din pala ako ng onions. So, hopefully, ayun. Onions yan, onions. Nagay ko na sa pot kasi wala na akong space dito sa garden. And then, ito naman. Mga carrots yan. Ito yung black carrots, cosmic red, tsaka yellow yata yun. Okay? Tapos ito yung ating mga bok choy. Ang bagal ng paglaka ng bok choy natin. Kasi walang masyadong init eh. Puro lamig. Okay, so mayroon tayo dyan. Purple bok choy and green bok choy. Tapos yung mulberry. Last year ko tinanim. So hopefully, sabi nila after 1 year makaka-harvest ka na. So yeah, we'll see. Tapos yung grapes. Hopefully, mayroon tayong grapes this year. Ito yung malunggay, oh. Ayan. Ito yung alugbate or Malabar spinach. Red Malabar to kasi meron ding green. Okay. Tapos yung may mga okra dun. Kaya lang tingnan nyo, oh. May nangangain. Kasi nasa baba. Yung talaga pansin ko, pag nasa mababa siya, may kakain. Tapos may pa ako dito pinapasibol, guys. Ayun. Alam nyo kung ano yan. Ay, sigarilyas. So, sasara ko na yung ating pinto. Kasi pumapasok ko yung lamig. 45 degrees lang dito. Napakalamig lang, guys, para sa halaman. So, kaya hindi pa sila pwedeng itanim sa labas. Kasi sobrang lamig pa nun. Sobrang hindi magsasurvive. Eh, sa loob ng greenhouse, 45 degrees. Fahrenheit or 10 degrees Celsius. Sa labas, mga 35 or 30. So, hindi talaga magso-survive. Okay. So, sarahan ko na para hindi pumasok yung lamig. Okay. Ito pala, meron tayong berries dito. Ito, guys, ay boysenberries. Kaya lang maliit pa siya. So, baka next year pa siya mag-fruit.
Ito naman. Ano, ito naman yung... Ay, may bunga na, oh. Nako. Pamaunahan tayo ng ibon. Gooseberry. Ayan, guys. So may bunga na siya. Tumuloy. Eh, ano to nung nag-snow. Nakalimutan ko itong takpan sa pagmamadali ko. Alright. Ayan, so may bunga na. Itong ating blueberries. Hindi ko to alam kung tutuloy itong blueberries na ito. Okay. Alright. So, hopefully, tutuloy siya. Ito yung mga blueberries. Okay, guys. Yung mga nakakamiss kay Bebang. Bebang girl! Okay. Update dun sa ating tapito. Sa ating talbos ng kamote. Ang tagal mag-ano ngayon, guys. Ang tagal mag... Ayun. Ito meron na ito. Binabad ko lang siya sa tubig kalahati dito. Nakaganyan lang, nakahapay. Ayan. So, magiging talbo siya ng kamote. So, ang variety nito, ito apat na klase yung variety. Tsaka baby, ano to? Sweet potatoes na iba-iba. Meron nitong pula. Merong dilaw, meron ng ano, puti. Ito wala pa. Parang di tutuloy na. Tapos ito, ayun, nagkakatubo. Pero parang nabubulok. Ito naman, tingnan niyo guys. Binabad ko lang siya ng kalahating ganyan. Ayan. Ayan na. So yun, magiging talbos ng kamote natin guys. Okay. Ito, wala pa. Okay. So pinapalitan ko siya ng tubig. Every 2 days, hinahayaan ko lang siya dyan. Magtapon muna tayo nitong sa compost pit natin. Tingnan nyo naman ang baby girl namin. Bebang, kanina pa itong natutulog. Hayaan muna nating matulog ang ating baby. Oh, ito naman. Mas ganda naman yung batang yan. Mistisahin eh. So, mistisahin naman. Yung mga nakakamiss kay Bebang. Ayan na si Bebang. Medyo pumapayat siya. Kasi palagi siyang nasa labas. Tapos, eh, minsan, pag hindi siya kumatok, hindi namin agad mabuksan. So, siguro hindi siya agad makakain, gano'n. Siguro gutom or something. So, yun. Yung banyo naman, doon naman siya nakikibanyo sa garden natin. Tsaka kay Manong garden. Ano? Ha? Hmm, so ganda naman yun. Oy! Talaga. Ha? I miss you, Bebang. Kaninang umaga, di ba, sabi ko, napakalamig. 30 degrees. Ngayon, lumabas ako kanina kasi pinuksan ko yung greenhouse. Kasi sobrang init na mabasa. Sumikat ang araw. Ayan na, sobrang init. Kanina nga 90 degrees to nung bago ko buksan. So yan, 80 degrees na or 30 or 20, ano ba yun, 28 degrees Celsius. Sobrang mainit. Tapos guys, ito yung praying mantis na ewan ko kung may lamang pa to kasi dalawang beses siyang nagbuga ng praying mantis. So yung praying mantis maganda yung sa garden kasi kinakain niya yung mga insekto na nangangain ng halaman. And then, so kailangan natin yun. Pero minsan makikita ko siya dito. Naku, tuyo ang ating halaman. Pero hindi pa ako makapagdilig kasi mainit. So, medyo tuyo. Ah, okay. Basa naman yung loob. Okay. So yan. Naninilaw. Siguro sobrang ano. Siguro sasobrahan din sa ano, sa tubig. Kaya nito oh. Naninilaw siya guys. Or baka kulang sa mineral, something like that. Alright, so. Madidilaw tong mga, ayan, yan yung praying mantis guys. So yan, ito nung sumobrang lamig o nasunog siya. Okay. So, tingnan natin. Ito, meron pa ako dito na ano. Meron pa ako dyan na mga buto. Nababago yun na yung last. Wala na akong ibang itatanim pa. Uy, may bubuyog. Okay. So, yan na muna ang update sa ating garden. Yung mga nagtatanong. So, yan ang ating update.